Nung inopen mo sa akin to kasi ni Direk Daryl, sabi niya, ang sinabi niya sa akin, kasi ang una kong nagtrabaho kay Direk Daryl is yung kikiki na hindi pa nalalabas. So nag-cameo lang ako doon, and then sabi niya sa akin, Juliana, mag-umuan pa tayo ulit. Meron ako project for you, big break if ever. So syempre ako naman, natuwa ang baning, super dasal. Nung sinabi sa akin ni Direk Daryl na mag-aita ka dito, kinabahan ako sa totoo lang po kasi mukhang manunumbalik sa akin lahat ng lait. Kasi pinakita ko ito kay Direk Da, at yun meron pa ako dito. May sinabi ni Direk Da na ayan o, yan talaga ang itsura ko noon. Ilan taong ka niya? Yan talaga ang itsura ko noon. Kaya nung sinabi ni Direk Da na pag-iita ka, sinabi sa kanya, sabi ko, Direk Da, parang iisiyak ako. Ilan taong ka niya? Elementary and high school. Ganon. So sabi ko kay Direk Da, Direk Da, ba't parang naiiyak ako? Sabi mo sa akin na comedy yung gagawin ko. Sabi niya sa akin, hindi ka pa ba nakakagawa ng drama? Sabi ko, bukod sa MMA ko, hindi pa. So sabi niya, ay sorry, drama ko. Sabi ko, ay eto na, mukhang may panghuhugutan ako. Sabi ko, may panghuhugutan ang body. Kaya nung in-offer to sa akin, sobrang excited ako. And at the same time, sobrang yung kaba ko. Pero pinaramdam sa akin ni Direk Da at ng buong prod niya, wala akong dapat ikatakot. At kahit yung bago lumabas sa trailer, at kahit hanggang ngayon na lumalabas yung first and second trailer, kinakabahan pa rin ako. Talagang yung mga araw pa rin na mininervous ako kasi hindi ko alam talaga kung... Lagi kong sinasabi ang kaila Ella na hindi ko alam kung nagawa ko siyang maganda, nagawa ko ba ng maayos, na-meet ko ba yung expectation nila. Kaya sobrang takot na takot ako. Pero so far naman, masaya ako na naging bahagi ako na itong Gluta na to. Kaya yung aso ko ng anak, yung pangalan niya ang pangalan Gluta. Oh, yeah. Thank you. Excited ka na ba mapanood yung movie? Ay, opo, super excited na kasi parang sabi ko nga ito yung biggest project na nagawa ko sa simula nung tumutong ako sa showbiz. So gusto ko rin makita at gusto ko rin husgahan din yung sarili ko kung ano ba mga pinagagawa ko sa pelikula to. So yun po. Thank you. Thanks, Ricky. And now we have a question. We have Mel Navarro here, of course, from Tempo. And I will ask his question for him. This is for the entire cast. So we'll start with Rose, then Ella, then Marco, and then Juliana. Okay, so ano ang similarities ng characters, yung mga roles ninyo sa totoong buhay? Kung meron man, which you answered. Yeah, pero... okay, yeah, but so ano ang similarities ng characters ng roles ninyo sa totoong buhay kung meron man? Natawa po ako. Si Lovely po kasi dito, yes, bullied. Sobrang bullyan siya. Walang magawa. Talagang, trip ko lang talagang bullying yung character ni Ella, which is si Angie. So, similar. Oh my God. Papala, sana wala ka naman. Siguro yung ano lang, minsan may mga moments sa kanya, parang mukhang balita mga bitch face ko. Pero, yun lang siguro. Sana. Rest kayo maganda. Maganda kayo pa rin. Yun. Joke lang. Ayan, may po, similarities na rin ni Angel. Siguro yung right now, pag-up ko kung sino talaga ako. Mahal ko yung sarili ko. Hello? Ayan. At malaki po yung pangarap namin at wala po makakapigil. Parehas po kami ni Angel, walang makakapigil sa amin sa ng pangarap po namin. With my role, I couldn't really describe it as kind or bully. Of course, I have something for Angel in the story. But I think we can describe him as... I personally describe him as society because he wants to fit in with people, but the problem is those people are bullies. And I want to fit in with them because I like them.
But the problem is that I don't want to bully you. I'm kind in the story. I'm kind. I have a kind heart, but that's the problem. What are you going to do? Are you going to choose to fit in? Or are you going to choose to be different and do the right thing to actually treat the people the right way? So yeah, I mean, I think I'm like that in real life. I do not try to fit in. I try to be my own person, even if it's hard. But yeah. Juliana? Ayun, siguro ang pagkakaparehas ni Juliana kay Chonggulayat is yung may takot din. Kasi siyempre, minsan naman talaga sa buhay natin nakakaroon tayo ng takot. At yung takot na yun yung dahilan kung bakit hugot na hugot ako dun sa linya na ang lupit ng mundo yun. Kasi talaga nakaramdam din ako niyan minsan sa buhay ko. Pero siguro, mas nakarelate ako sa character ni Angel na kahit may takot lumalaban, kahit may takot, mas malaki yung pangarap kesa dun sa takot niya. At kahit may takot, alam niya kung sino siya at kung saan siya dadalhin ng pangarap niya. Siguro doon ako mas nakarelate. Ayun po. Another question for Ella from Mel Navarro. Anong na-realize mo sa pagganap mo bilang isang indigenous Aita? Na-realize ko? Ang mga Aita ay hindi na talaga sila ngayon yung naging traditional. Hindi teki, very napag-iwanan, ganyan. Nung ginagawa ko po yung movie, meron akong iPhone. Meron akong iPhone, modern ako, nagmumura na yung Aita. Normal na siyang magsalita, walang... Sabihin na sila na yung idol ko. Though nakatira pa rin ako sa isang magandang kubo. Alam niyo po yun, hindi na sila outcast. Mas nakilala ko yung mga Aita. At the same time, ang ganda pala ng sayaw nila. Kasi tinuruan ko nila ako eh. Yung mga pagsayaw nila, yung paniligaw nila, nagpapakitang gilas, yung mga gano'n. Ang sarap na, alam mo yun, mas na-maintain din natin lahat, mas aware tayo lahat sa ganong pananayo. At mahirap sa totoo lang, mahirap yung sayo nila kasi iba yung tenga nila sa paggawa ng sayo nila. And yun, mas yun ako dun sa very, alam mo yun, nasabay na natin, hindi sila napag-iwana. Normal na silang tao katulad po natin na sana huwag na natin silang isipin na na outcast sila kasi tulad lang din natin, Pilipina din sila, tao din po sila. Thank you. Reminder lang daw po from Botiju kasi baka maano sila yung social distancing and then please